Magandang araw mga lodi. Ngayon, ang i-repair naman natin ay ang affordabox. So yung mga affordabox mga lodi, meron siyang issue. Halimbawa nagamit mo siya ng ilang months, bigla siyang nawawala yung power niya, namamatay. So ano nga ba ang dahilan mga lods? Kaya bakit nagkakaganon ang TV Plus? So titingnan natin mga lods kung kaya pa nating i-recover plus na to na walang power. Usually pag walang power ay naglalaro lang yan sa mga switcher IC o yung MOSFET na IC. Pero ang kadalasan niya ay sa output capacitor. So, kitang-kita naman natin mga lodi na wala siyang power. So, ang gagawin natin ay bubuksan lang natin mga lod. Babala lang dun sa mga nag-DIY o yung mga walang background sa electronics. Huwag kayong magbubukas ng basta-basta ng mga ganito mga lods. Dahil kung hindi nyo alam ang live o ang hot ay maaari kayong makuryente habang nakasaksak dahil maaari nyong mahipo yung sa primary o yung live. So bago akong nagtetest ng ganito mga lods, kinakabit ko muna sa isolation transformer para safe ka sa electrocution. So ayan mga lods, nakikita nyo na yung board at meron kayong nakikitang capacitor. Ang capacitor na to ay pinakang sa output niya o yung output capacitor. Yung sa primary capacitor ay malakas ang boltahe, huwag nyong hawakan yun kahit naka-isolation transformer kayo dahil madi-discharge yun sa inyong kamay. So tetestingin natin kung may boltahe ba na lumalabas dito mga lods. Kahit lobo siya, tingnan natin kung may boltahe o wala. Kasi pag may boltahe ay maaring capacitor nga ang sira, pero pag wala ay maaring sa primary ang kanyang sira. So testing natin mga lods. So testingin natin kung may boltahe mga lods. Meron siyang 5.2 volts. So ang affordabox mga lods ay kailangan ng 5 volts output. Hindi siya katulad ng sa TV Plus na 12 volts. So bakit wala siyang power kahit okay naman ang boltahe? Gawa ito sa bloated o bulging capacitor. Dahil hindi niya na-filter ng ayos ang output voltage. Pag hindi ito na-filter ay hindi na siya pure o hindi siya pure DC. So ang processor o ang main IC ng affordabox ay kailangan ng pure DC. So pag nai-oscilloscope nito mga lods, may makikita kayo na parang nag-swipe o yung parang zotut na wave. Ang ibig sabihin niyan ay hindi siya filter ng maayos, dapat siya ay diretso. So kahit may voltage siya mga lods, hindi siya talaga makakabuhay ng TV Plus dahil hindi siya filter at na-dry out na ang capacitor. So ito mga lods, isaksak uli natin siya habang
Nakakabit yung display. Tingnan natin kung gagana siya. Kahit isa, wala siyang display na nailalabas. So, ang gagawin natin ay papalitan natin ang capacitor. Ang issue kasi ng affordabox ay ang nailagay na capacitor ay madaling mag-dry out. So, siguro kung made in China ito, oh, medyo mababang klase ay ang kinabit nilang capacitor ay mga madaling mag-dry out. So, buwan pa lang mga lods, nagda-dry out na to. So, mga lods, ano nga bang magandang ikabit na capacitor sa affordabox? So, ang ikakabit natin dito ay galing sa monitor o power supply ng monitor ng computer. Mas maganda siya dahil original yung mga piyesa niya. Medyo malaki yung capacitor niya kumpara sa kapareho. So, ito mga lods ang papalitan natin. Tingnan natin kung mabubuhay ito pag napalitan na natin. Ayan mga lods, ito yung tatanggalin natin na capacitor sa computer o LCD o sa monitor ng computer. So mapapansin yung mga lods na medyo malaki, pero yung kanyang value ay parehas lang. So ano nga ba ang advantage ng ganitong capacitor? Yung ganito ay ginawa talaga sa pang heavy duty. Meron siya nakasulat na 1000 microfarad at 16 ang kanyang working voltage. So, ito mga lods, tanggalin natin itong output capacitor. Ayan mga lods, tatanggalan natin. Kitang-kita natin na maliit lang ang kanyang capacitor. So ito ang ikakabit natin, mas maganda mga lods. Ayan. Kitang-kita naman ang pagkakaiba, magkapareho ang kanyang value ngunit kitang-kita natin ang pagkakaiba. So yan mga lods, sihinang lang natin to. At pagkahinang ay test natin. So, hindi na natin siya isusulot dahil yung paa niya ay medyo mahaba. So, sakto lang to ng hinang sa ibabaw. Hindi naman to masyadong nagiinit. Kaya, ayan mga lods, nakahinang na siya sa ibabaw. So, ang gagawin naman natin ngayon ay itetest natin siya kung magpa-power. So, isasaksak na natin mga lods at makikita natin kung magpapower siya.
So ikabit na lang natin. Ayan mga lods, nagpower siya, nagboot. Ibig sabihin ay buo na ang affordabox. Nasolve natin ang issue. So yun lang mga lods. Kapasitor lang pala ang dahilan kung bakit walang power ang affordabox na to. So tingnan natin ang output voltage niya kung may pagbabago mga lods. So ang nare-read ay 5.2, wala siyang pagbabago mga lods. So ganun lang mga lods, kahit may bultayang isang output ay hindi mo sigurado kung buo ito pag mga SMPS power supply na ang gamit, dahil maaaring dry out na ang capacitor kung wala siyang sign na lobo o nakaumbok. Basta subukan nyo lang napalitan ng capacitor kung ayaw mang gumana yung mga SMPS, kasi minsan dyan ay nadadry out na ang capacitor. So okay na to, pwede nang ibalik sa may-ari. At ang labor nga pala dito mga lods ay 300 pesos, depende sa sira. So ang halaga lang naman ito ay halos 800, so wag lang lalampas doon ang labor mga lods. Okay na. So okay na to mga lods.